Hi guys, my name is Architect Jericho Valencia, and today, I'm filming my third vlog. At kung kayo, ang tatlong viewers ko, na gustong matutunan kung paano mag-install ng drywall partition using Hardiflex, Fison board, or smart board, itong video sa para sa inyo. Guys, huwag kayong mag-skip ng video. Habang nagpe-play yung video, meron akong mga singit na mga tips na maaaring makatulong sa inyo pag kayo na yung gumagawa na itong drywall partition. Isang araw, tinawagan ako nung kaibigan ko. Meron daw siyang ipapagawa na wall dun sa lugar niya. Ngayon, nung pagdating ko sa bahay nila, para tignan yun, nagdadala na siya ng mga trailers dun, yung container. So, inisip ko, grabe yung laki yata nung wall na papagawa niya. Diyan niya yata ititira yung mga tao na kukunin ko. Kumbaga, barracks nila. Pero nung nakausap ko na siya, isang maliit at simpleng partition lang pala ang gusto niya. Masyado lang akong ambisyoso. Ano ako dito? Pantay? Hindi, laglag. Hindi dito. Ah, yung hindi pag nakaganyan tayo pare, didikit sa ganyan dito. Oo, hindi siya magpapantay. Pare, ang problema nito, baka hindi pantay itong wall. Kaya gustong nakaganyan yan. Pare yung Hardiflex, laglag sana. Hindi tatagas sa loob. Oo, hindi ano ng tubig. Hindi bali, ano na lang dito, gagawa na lang paraan pare, may ano na lang siya. Oh, sige, madali na yan. Madali na yan. Na lang dito, pare. Madali na yan. Ada din niya. Pwede i-sealant nga para lang. Sealant na lang pala. Okay, sabihin na natin, alam na natin ang sukat at kung ano ang gagawin. Unahin nating i-layout yung tracks na naka-attach sa floor. Lagyan natin ng markings o tanda kung saan bubutasan ng tracks at doon din ilalagay ang rivets. 30 cm spacing is okay. Huwag nyo palang kalimutan maglagay ng sa pinakahoy para hindi masira ang drill bit. Kabit na tong kanto pare, isa lang naman para hindi gumagalaw. Kung nasan yung markings natin kanina na pinutas natin sa traps, siya na rin na magiging guide natin pag nag-drill tayo sa floor. Kung minsan nakaka-experience tayo na lumiliyab ang drill bit, maaaring gumamit ng sawsawan na tubig. Sa ganitong paraan, maiiwasan natin ang madali ang pagkapudpod ng talim. Gumamit ng mas malaking rivets para sa tracks na naka-attach sa floor, hindi yung 1/8 by 1/2 na usually ginagamit sa pag-assemble ng frames. Gumagamit kami ng laser upang panatilihin nasa hulog ang ikinakabit naming vertical frames or studs. Ang hulog niyan, yan, dapat magpapantay sila dyan papunta dito sa baba. Yan ang markahan nyo na yan. Matapos ma-fix ang track sa baba, ganun din yung partner sa taas. Gumagamit kami ng putol-putol na studs or tracks na magsisilbing support ng track sa taas. Ta-da! May mga pagkakataon din na wala sa hulog ang paglalagyan o kakapitan ng frames. Kailangan lang bawasan ng bahagya ang frame para ma-fit ito ng maayos. Ito guys, yung kinalkasan na frame. Gumamit ng skwala sa pag-fix ng vertical frames. Huwag niyong isipin na hindi na ito kailangan at masasaranduhan naman ito ng boards. Mas mainam na nasa tama ang sistema.
sa kinapos na haba ng studs or frame, pwedeng gumamit ng pinutol na studs or frame para madugtungan ito. Kung sa vertical frames ay gumamit tayo ng laser, hulog, or plumb up, dapat gumamit din tayo ng laser para sa horizontal frames. Itong mga to ay horizontal frames. Kailangan kaltasan ito sa magkabilang dulo na parang may dila. Ito yung papasok sa frames na may kanal at yung isa naman itutupi para sa side ng frame na walang kanal. Sa pagputol nyo ng horizontal frame, dapat kapos sa sukat nyo at least 2 to 3 mm yung dalawa para pag nagtabi sila, hindi sila mag-overlap. Sa tuwing magkakabit ng horizontal frames, gumamit ng hulog or plumb up para masigurado na pantay pa rin ang vertical frame. Itutula kasi ito ng horizontal frame. Mga manok. Nanginain. Napahuli ba itong mga tao? Merienda rin sila. Yan. Ito naman yung screen na ikakabit din sa wall. Piniputol na ito sa tamang sukat. Tamang sukat din para doon sa mosquito screen. Dahil mali ang sukat ng screen, may iwan dyan na isang butas. Dudugtungan na lang yung screen at iipitin naman ng aluminum so hindi rata. Dagdag din ng isang frame para umabot naman sa kabilang side ang screen. Ito yung aluminum na ipang-iipit natin sa screen. Guys, ugaliin natin na sa tuwing matatapos araw-araw ang trabaho, araw-araw din naglilinis. Yan, ito. Pag pininturahan yan, loob ng frame tsaka yung labas ng frame, i-epoxy primer na. Ganito ang gagawin natin sa board. Itong unang sample, yung bit or talim ng barena, walang singsing. Ito naman ang resulta ng rivets pag walang singsing ang bit or talim ng barena. Alam mo, nilagyan natin singsing. Wala akong ito lang singsing. Pagka hindi nilagyan ng singsing yung talim, labas yung ulo. So pagka eto, nilagyan ng masilya, wala rin. Bukol-bukol din ito. Eh, paano ba maglagay ng singsing sa talim ng barena? Ganito yan guys. Pwedeng alambre o kaya rivets din kagaya ng ginagawa dito sa video. Gets ka nga yun, tubog na yung ulo na yun. So, yung difference na to at saka na to, pag nasilyahan ngayon to, wala nang ulo, hindi na pupukol. Guys, parang yun ito. So, makinis na yung wall. Wala kang pita ng mga rivets, yung ulo ng rivets, pag namasilyahan na siya. So, drywall ito. Ito na yung wall na nailubog natin yung mga rivets.
So, hindi tayo magkakaproblema dyan sa masilya, hindi yan bubukol. At pag napinturahan siya ng maayos, magiging maayos din yung finish ng wall. Ayan guys, thank you sa mga nanonood ng video na to. Sana may natutunan kayo kahit mga konting tips lang para pag kayo naman yung gumagawa, apply nyo rin sa project nyo. Kung sa tingin nyo interesting to, please like and share. Please subscribe to my channel. Hit the bell button para updated kayo sa mga videos na mga gagawin ko. Paalam na! Spread the love!